Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang 45th tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Sigawan sila Mang Tonyo at Mang Eming. Si Damian naman ay nagsisigaw din at halos masakal na ako sa sobrang tuwa. At maya-maya pa ay para itong baliw na nagtatatakbo sa may ruweda. Sila Mang Tonyo naman at Mang Eming ay akala mo'y sinilaban ng puwet sa kakasayaw sa sobrang tuwa. Natuwa ako sa panalong iyon ng manok ni Mang Emong. Subalit mas na naig sa akin ang kilabot nang makita ko kung papaano nanalo ang manok na yun. Ilang sandali pa ay tumayo na sa gitna si Mang Emo at itinaas ang isang kamay at ang kaliwang kamay naman nito ay pinaikot-ikot. Marahil ay dahil sa labis na tuwa. Nang pagkapanalo ng kanyang panabong, sigawan ng mga tao, hiyawan na animo'y may piyestang nagaganap. Tuwang-tuwa sa panalo at tuwang-tuwa din sa pinagagagawa nila Mang Emo. At matapos ang kanilang mga ritual na pinagagagawa sa ibabaw ng ruweda, ay saka pa lamang sila lumabas at bit-bit na ang manok. Anong sinabi ko sa inyo? Diba? Ito ang pinakamagaling na manok sa buong Lupalop. Bungad ni Mang Emong pagkalapit sa amin. Wala pa yan! Hindi niyo pa nakikita talaga yung kabuuan niyan. Nag-iinit pa lamang ang manok na yan. Hindi pa yan pinagpapawisan. At parang binalatan na ng buhay yung kalaban. Dagdag pa ni Mang Emong. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, Emong. Wala ka talagang kayabang-yabang. Walang kakupas-kupas. Magaling talaga ang manok mo, Emong. Siyang ang tunay. Sagot naman ni Mang Emong. Nang ilang sandali pa, ay biglang humalakhak si Damian. Humalakhak ng napakalakas na halos lumuwa na ang ngalangala nito. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa manok ko na yan. Sabi ko na, magaling siya. Agad-agad na napatingin si Mang Tonyo, Mang Eming at Mang Emong kay Damian sa sinabing yun ng huli. May sinabi ka bang ganun, Damian? Parang wala ka namang sinabing ganun. Tanong ni Mang Tonyo. Nang bigla na namang humalakak muli si Damian. Bilang tugon sa sinabing yun ni Mang Tonyo. At muli ay nagkatinginan sila Mang Tonyo, si Mang Eming at si Mang Leryo. Mukhang pinanawa na ata ng katinoan to si Damian. Napatid na ata ang sinulid ng katinoan. Tugon ni Mang Tonyo. Nang biglang tumigil sa pagtawa si Damian. At ilang saglit ay nagsalita. Ang aking paghalakhak ay tanda ng nararapat ang manok na yan para sa akin. Aprobado ko ang manok na yan. Echas, manahimik ka nga. Kanina nga tingin mo dyan, tinola. Ngunit bago pa makapagsalita ng tuluyan si Mang Tonyo, ay kagad itong inakap ni Damian. Mang Tonyo, huwag na po kayong maingay. Baka maranig po kayo ni Mang Emong. Sa atin-atin na lang po yun. Pakiusap ni Damian kay Mang Tonyo. Dahil dun inatawa na lamang kami sa ikinilos ni Damian na parang batang nagsusumamo kay Mang Tonyo. Ilang sandali pa ay may mga nagsilapitan na mga mananabong kay Mang Emong. Emong,
Manok mo ba yan? Napakahusay. Oo nga. Napakahusay. Tanong pa nung isa. Kaya nga, maganda ang galaw. Sambit pa nung isa. Nang maya-maya pa, ay lumapit si Damian sa mga nag-uusap. At nang makalapit na ng husto, ay sumipol ito. Sumipol lang sumipol si Damian habang pakunwaring nakatingin sa itaas, habang nakahalokip-kip. Kung kit na patingin sila Mang Imong at ang mga kausap nito kay Damian. Ikaw pala yan, Damian! Bati nung mga kausap ni Mang Imong. Nang mapansin ni Damian na siya ang kinakausap, at saka ito nagsalita. Mahusay po ba yung manok? Oo, napakahusay. Magaling. Manok ko po kasi yun, sagot ni Damian. Oo, talaga ba, Damian? Tanong pa ng mga mananabong. Siya nga ba? Ikaw bang may alaga na ito, Damian? Tanong pa ng isa. Dahil dun, ay maging sila Mang Tonyo, Mang Iming at Mang Lero ay napatingin na naman kay Damian. Si Damian naman ay tumangutango habang nakataas ang kaliwang kilay at nakalagay ang dalawang kamay sa magkabilang bewang. Tumatango si Damian bilang kanyang tugon sa mga nagtatanong. Nang biglang nagsalita si Mang Imo, "Eh, hindi ko pa nga sumasagot kung kukuhanin mo ba o hindi, di ba, Damian? Ibig sabihin ba, kukunin mo na?" Ngunit hindi pa natatapos magsalita si Mang Imo, ay kaagad itong inakap muli ni Damian upang pigilin sa pagsasalita at saka binulungan. "Mang Imo, huwag ka na lang po muna maingay, pero pangako po, bibilin ko na po yung manok. Mamaya po, pangako po." Pakiusap muli ni Damian. At biglang napatigil sa pagsasalita si Mang Imo. Muli ay nagsalita si Damian. Opo, akin pong manok yan. Akin po yan eh. Ay, ganun ba? Eh, nagsasabong ka na pala, Damian. Ang husay ng manok mo ah. Tanong pa ng ibang mananabong na taga-baryo rin namin. Si Damian naman ay tumatango lamang bilang tugon habang nakapamewang pa rin. Nang biglang magsalita si Mang Tonyo. Eh, di ba sabi mo pang tinola ang manok na yan? Ngunit hindi pa natatapos makapagsalita si Mang Tonyo, ay kaagad na inakap muli ni Damian si Mang Tonyo at pinigilan sa pagsasalita. Mang Tonyo, pakiusap po. Huwag niyo na lamang pong sabihin. Kukuhanin ko na po yung manok. Mahusay po ang manok na yan. Pakiusap muli ni Damian habang tinatakpan ni Damian ang bibig ni Mang Tonyo. At ilang sandali pa ay muling hinarap ni Damian ang ilang mananabong na nagtatanong kanina, habang nakatakip pa din ang kamay sa bibig ni Mang Tonyo. Eh, hindi mo ba yan ibebenta, Damian? Tanong nung isa. Siya nga naman, Damian. Baka naghahanap pa lang maaaring bumili. Tanong pa ng isa. Hindi po ako nangangailangan ng salapi. At hindi ko po ito ibebenta kahit kailan. Pagpamanhin niyo po. Sambit pa ni Damian. Ah, ganun ba, Damian? Eh, sayang naman. Subalit, mahusay ang iyong manok, ha? Mahusay ang iyong pag-aalaga. Sabi pa ng mga mananabong, at ilang sandali pa, ay umalis na rin ang mga ito, isa-isa. Si Damian naman, ay nananatiling nakatayo. Ngunit abot tenga ang ngiti nito, matapos marinig ang sinabing iyon ng mga mananabong. Pagkaalis ng mga mananabong, ay saka biglang inalis ni Mang Tonyo ang kamay ni Damian na nakatakip sa kanyang bibig. Echas! Ang baon ng kamay mo! Hindi ako makainga!
Pasensya na po kayo, Mang Tonyo. Nang biglang sumabat naman si Mang Emong. Yan! Malinaw na damyan, ha? At kukuhanin mo na ang aking manok. Muling paglilinaw ni Mang Emong. Opo, Mang Emong. Kukuhanin ko na po. At walang kagatol-gatol na iniabot ni Damyan kay Mang Emong ang bayad para sa kanyang manok. At nagpatuloy pa rin ang kwentuhan. Tuwang-tuwa kami sa panalong iyon. Lalong-lalo na si Mang Emong at maging si Damyan. Subalit inaantay ko kung may nakapansin sa kanila ng aking napansin sa gitna ng laban. Na parang hindi natatamaan ng tari ang manok na yun ni Mang Emong. At ang isang pagkakataon na babaon na sana ang tari ay tila tumagos lang ito at parang tumama lamang sa hangin. Ngunit base sa kanilang usapan nila Mang Tonyo ay walang nakapansin ni isa sa kanila. Maaaring ako lamang ang nakakita nun. Ngunit hindi ako maaaring magkamali. Kitang-kita ng aking dalawang mata ang kaganapan kanina. May kakaiba talaga sa manok na yun ni Mang Emong. Pakiwari ko ay parang may tagaliwas na taglay ang panabong na iyon. Marahil ay iyan ang dahilan nang parang may kakaiba akong nararamdaman nung unang beses ko pa lamang nakita ang manok na yan. Napakagaling. Parang kagaya kay Bulik. Dahil dun, ay nagtanong na ako kay Mang Emong. Mang Emong, napakahusay po ng inyong manok. Sambit ko. Salamat, Ompong. Eh, sinabi ko naman sa iyo eh. Kakaiba ang panabong na yan. Ikaw lamang eh. Tinanggihan mo ang aking alok. Sagot pa ni Mang Emong. Kaya nga po, Mang Emong. At nagpapasalamat po ako at inalok niyo po ako. Subalit, hindi naman po kasi talaga ako mananabong. At isa pa, ay meron na po akong manok. At iyon ay si Bulik. Pero hindi ko po maitatanggi na magaling po ang inyong manok. Matanong ko lamang po, kayo po bang nag-alaga niyan? Tanong ko. Ang totoo niyan, Ompong, ang lahi ng manok na yan ay mula kay Mang Pulo. Yung matanda na nakatira sa akin likod bahay. Sa kanya yung manok na yan. Mula yan sa kanila. Sa lugar nila. Sa tanyag na angkan ng mga mananabong na nagmula pa ng Masbate. Nung pagkadating ni Mang Pulo dyan, ay bilang handog sa akin, ibinigay niyan yung manok na yan. Yaman lamang at hindi ko din maasikaso kung kaya't siya na rin ang nag-aalaga. Sagot pa ni Mang Emo. Eh bakit niyo po ipinagbibili? Tanong ko. Kagaya nga ng nabanggit ko sa inyo kahapon. Hindi ko hangad, Ompong, ang katanyagan o ang salapi. At hindi ko din maasikaso ang pagsabong kung kaya't nais ko itong mapasakamay ng mahusay na mananabong na taga-baryo lamang natin, dito lang sa atin. At iyon ay sabili na rin ni Mang Pulo. Sambit pa ni Mang Emong. Habang kami nag-uusap ni Mang Emong, ay patuloy pa din sa kwentuhan sila Mang Tonyo, si Mang Eming at si Mang Leryo, at maging si Damyan. Nang marinig kong magtanong si Mang Tonyo, Damyan! Eh, yaman din lamang na iyon na ang manok na yan. Maigi siguro na. Bigyan mo ito ng nararapat na pangalan. Kagaya kay Bulik. Bilang iyong panabong. Tomo! At dahil isa na akong mananabong,
ay dapat may pangalan ng aking panabong. Ano po ba ang maaari niyong imungka ang pangalan, Mang Tonyo? Tanong ni Damian. Eh kung ako ang may-ari ng panabong na yan, Damian, tingnan muna natin sa kulay. Kulay itim. Maiging nararapat na pangalan dyan eh. Blackie, sagot ni Mang Tonyo. Blackie, eh bakit mo ganun ang pangalan? Blackie! Eh hindi mo ba nakikita? Kulay itim. Ano ba ang Ingles ng itim? Black po. Ay naman pala. At hindi lang itim, kundi itim na itim. Eh di Blackie. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Medyo nanlaki ang mata ni Damian at tila napailin sa mungkahing yun ni Mang Tonyo. Eh para naman pong pangalan ng aso yun. Hindi naman po aso yun eh. Manok po yun. Mukha po ba yung aso? Sagot ni Damian. Siya nga naman. Dagdag muli ni Mang Eming. Eh maganda naman ang pangalang yun. Blackie. Pero tanungin natin si Emeng. Emeng, ano bang iyong imumungkahing pangalan? Base sa aking nakita kanina sa laban, malakas ang manok. At kulay niya ay itim. Kaya ang tingin kong nababagay na pangalan ay Ulikba. Ulikba! Sagot ni Mang Eming. Napakagandang pangalan, Eming! Nababagay nga! Halos malamukos ni Damian ang kanyang muka sa sagot na yun ni Mang Eming. Parang hindi po maganda sa pandinig ang pangalan na yun, Mang Eming. Parang nakakasiwa. Mukha po bang Ulikba ang manok ko? Sagot pa ni Damian. Eh maganda naman ah! Malakas! At kulay itim! Tamang-tama! Ulikba! Sagot pa ni Mang Tonyo. Eh baka meron pa pong iba! Mang Leryo, baka meron pa po kayong imumungkahi! Ay tama! Eh ikaw Leryo, ano ang maimumungkahi mong pangalan na panabong ni Damian? Ang sa akin? Eh, kung ikukumpara ko sa nasaksihan ko kanina, eh nag-aalab ang laban ng panabong na yan kanina. Parang nagbabaga. Yan po! Yan po ang inaantay kong mga sagot na magiging pangalan. Napakaganda po ng iyong paglalarawan, Mang Leryo. Sagot naman ni Damian. Maigi ipagpatuloy mo, Leryo! At mukhang nagugustuhan ni Damian yan. Sige, ituloy mo. Yun nga. Eh, kagaya ng aking nabanggit, nag-aalab. Nag-aapoy ang laban. Mainit sa laban. At parang gabi na babalutin sa kulay itim ang kalaban. Ang pangalan na imumungkahi ko ay Uling. Uling! Ang papakot naman po ng mga pangalan na minumungkahi ninyo! Bakit parang ang babantot ng mga pangalan? Sagot ni Damian. Ay, ano bang pangit doon? Eh, napakagaganda nga! Ayaw mo ng Blackie! Ayaw mo din ng Ulikba! Ayaw mo din ng Uling! Eh, ano bang naisip mo? Tanong ni Mang Tonyo. Nag-isip si Damian ng ipapangalan sa manok niya. At malalim niya itong pinag-isipan. Pakiwari ko'y nagsusunog pa ito ng kilay sa pag-iisip ng pangalan ng kanyang panabong. Ilang sandali pa, ay biglang nagliwanag na ang kanyang muka. May naisip na po ako! Dahil dun ay napatuon ng aming atensyon kay Damian. Ang ipapangalan ko po sa aking manok ay Tinola! Ako na ang kakatay sa manok mo, Damian!
at isasama na kita, itinola na rin kita! Sambit naman ni Mang Damian. Sambit naman ni Mang Tonyo. Huwag na po, Mang Tonyo! At pinigilan din namin si Mang Tonyo. Eh, ikaw ba, Ampang? Ano bang may imumungkay mong pangalan? Tanong ni Mang Tonyo sa akin. Wala din akong maisip ng mga sandaling yun. At napaisip na lamang ako ng kahit anong bagay na kulay itim. Ano po? Duhat. Duhat na lang ang ipangalan mo, Damian. Sagot ko. Lalong nalukot ang pagmumukha ni Damian sa sinagot ko na yun. Na sa tingin ko ay hindi na rin ikinatuwa. Nang ilang sandali pa, ay nakasalubong namin si Manong Taling. At mukhang patungo din ito sa tupada. Subalit nahuli ito ng dating. At hindi naabutan ang laban ng manok ni Mang Emong. Mang Tonyo! Eh, magandang umaga! Ampang! Magandang umaga sa'yo! Bungad di Manong Taling. Mukhang hindi pa kayo nakakadalaw sa aming bahay. Eh, ano na nga bang nangyari sa usapan ninyo nila Abuel at Rigor? Tanong pa ni Manong Taling. Magandang umaga naman, Manong Taling! At iyon nga, nako, eh tinakbuhan kami ng iyong inaanak. Sambit naman ni Mang Tonyo. Ano ka mo, Mang Tonyo? Eh, totoo ba yan? Gulat na sagot ni Manong Taling. Oo, Manong Taling, kami ang makakapagpatunay. At kitang-kita namin na tumakbo si Narigor at Abuel dahil naroroon kami. Opo, totoo po yan. Biglang sagot naman ni Damian. Ganun ba? Totoo ba yun? Ampang! Ampang! Totoo ba yun? Tanong sa akin ni Manong Taling. Opo, Manong Taling. Totoo po ang sinabi ni Mang Tonyo. Sagot ko. Nako! Matinding kahihiyan ito. Hindi bale. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan mamaya. Maigay, magtungo kayo sa aking bahay mamaya. At doon natin yan. Tatalakayin. Nakakahiya. Sagot pa ni Manong Taling. Eh, matanong ko na nga lang din. Sino bang nanalo? Tanong muli ni Manong Taling. Nang biglang umentrada si Damian at pumagit na at hinarap si Manong Taling. Panalo ka ba, Damian? Tanong ni Manong Taling. Hindi po, sagot ni Damian. Eh di, natalo ka. Natalo ka, Damian. Hindi din po, sagot muli ni Damian. Eh di, nanalo ka nga. Tanong muli ni Manong Taling. Hindi din po. Ako ba'y pinagluloko mo, Damian? Eh, ba't ganyan mga sagot mo? Hindi po. Ako ba'y niloloko mo talaga, Damian? Teka nga. Nang biglang umawat si Mang Tonyo. Manong Taling! Manong Taling! Makakasabat na nga ako sa inyong usapan. Ang totoo niyan eh, hindi talaga nanalo ang manok ni Damian. Sabalit, hindi din natalo. Kung kaya't tabla ang laban, sagot ni Mang Tonyo. Oh, yun naman pala. Hindi mo naman kasi nilinaw, Damian. Ang akala ko tuloy eh, hindi mo na ako ginagalang sa pagsagot mo. Hindi po, Manong Taling. Pasensya na po kayo. Sagot naman ni Damian. Pasensya ka na din, Damian, ha? Ganito na lamang. Maigay, pag-usapan natin yan mamaya. Aasahan ko kayo sa aking bahay. Mang Tonyo, Ampong, kayong lahat. Aasahan ko kayong mamaya. At naririto ka rin pala, Mang Emong. Kamusta ka, Mang Emong? Bati pa ni Manong Taling.
siya at pupunta muna ako sa Tapada at lalaban ng isa kong kumpare. Sagot pa ni Manong Taling at saka na ito nagpaalam. Pagkaalis ay kaagad itinanong ni Mang Tonyo si Damian. Eh bakit naman kasi ganun ang isinagot mo, Damian? Eh totoo naman po, Mang Tonyo. Hindi naman po talaga ako nanalo. At hindi naman din po ako natalo. Siya ngang tunay. Tama nga naman. Dagdag pa ni Mang Eming. At nagpatuloy pa kami sa aming kwentuhan. Habang naglalakad, pabalik sa amin. Patuloy lamang ang aming usapan. At sa kalagitnaan nun, ay may napapansin ako na parang may sumusunod sa amin. Dahil dun ay napapatingin ako sa aking paligid. At sa tingin ko, ay hindi ito napapansin ng aking mga kasamahan. Mukhang ako lamang ang nakakaramdam na parang may sumusunod sa amin. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating tagapakinig. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sa lahat po ng ating mga silent listeners. Sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po, napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong batiin ng happy 15th birthday po kay Dancer. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang pabati pong ito ay mula po kay Ma'am Aya Flores. Shoutout po sa inyo, ma'am, and happy birthday po ulit. Dancer, more birthdays to come, more blessings, good health, happy birthday sa'yo. And welcome back po sa Philippines kay Ma'am Rosario Gulay Alapide na galing po ng Saudi Arabia. Welcome home po. Ang pa-shoutout pong ito ay mula po kay Boss Dondon. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Family Arsenal. From Boss Zai Arsenal, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Justin Carl Altezo. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Janely Clavo from Iba Amugan Zambales. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Tagay Team diyan po sa UAE. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Tops TV. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Aniru from Japan at mga members ng Team Damian. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Jerry Balanon at sa Balanon Family. Shoutout po. Shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Christina Balanon. Shoutout po. Nais ko lamang po sanang ipromote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chik Chik. So, may time po kayo, bisita lang po sa bagong nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday Boss Ralph Brillantes on November 16. Boss Merv, more birthdays to come, more blessings and good health. And happy birthday din po kay Boss Edgar Palloring Brillantes on November 15. At kay Baby Tristan, more birthdays to come, more blessings and good health po. Happy birthday po ulit kay Boss Edgar Palloring Brillantes at kay Baby Tristan. At sa tatay po ni Boss Ralph Brillantes, happy birthday po on November 5. Happy 78th birthday po. Ang pagbati pong ito ay mula po kay Ma'am Nanay Unting. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Mary Ann Kenneth Laurencio at kay Boss Fernando Laurencio from Spain, San Pedro Alcantara. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Narcisa Sumile, shoutout po. Kay Boss Aniru ng Japan for Team Damian, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Boss Gary Makinto, dyan po sa may Makati City, shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Angel
Arnold, Andre at Zeus Reyes sa Silang Cavite. Shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Amor Guevara. Kay Ma'am Janeth Varga from Qatar, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruevo, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Erlinda Samson dyan po sa Kuwait, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Andy JX Lozo, shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Ramin, Alan, Rolly at kay Sir Pampilo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rolly Cuerdo, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Michelle Yabut. Ma'am, shoutout po. Kay Boss Don Carlos. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Fernandez family. Diyan po sa May Kamputaw, Cebu City. Shoutout po ito mula po kay Boss Rufino Jr. Fernandez. Shoutout po. Shoutout din po kay Lala, Bok, Ayi, John, at kay Daddy Maldo. Shoutout po ito mula po kay Boss Malvin Esguera. Shoutout din po kay Boss Juan Dioses, kay Ma'am Sonia Dioses at sa Dioses family. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoke, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita lang po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal, nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays and Sundays. May time po kayo, bisita lang po siya niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimpos Yuni, Boss, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abilliar, may time po kayo bisita ng channel po. Rochelle Abilliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa iyo. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, Boss. May time po kayo, bisita na po siya na Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, Boss. Pambless na Baja, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young Slife, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Cho GD, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George,
Hindi ko kasi ang bedtime stories, bisita lang ko sa channel ko. Boss Horshi TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang ko sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po, bisita lang ko sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa'yo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Elicono, shoutout po. Boss Freya Swole, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Ring Azacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po din yung ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat.